And we are live tayo, nagbabalik mga boss. Another day na naman ng live Dota action. Kahapon lumaro yung Polaris and this time lalaro na naman sila against Omega Esports. Syempre tournament sa atin na to, hatid sa atin ng Lupon WXC, Kuya Nick and the Armory. Makakasama ko ngayon si Boss Darkstar dito sa Yami Pro Series Season 2. What's good in the hood, boss? What's good in the hood, di ba? Asaya-saya naman ang mga resulta ngayon na araw na to. Ayan. Kaya masaya tayo ngayon. And hopefully, guys, magpa-vaccine na kayo lahat dyan. And keep safe dyan sa mga nanonood sa atin ngayon. And guys, share nyo na yung ating live stream. Shoutout sa mga nanonood dyan from Facebook and ating YouTube dyan. YouTube, yes. Oo. Dual stream tayo ngayon in sa dalawang platform natin sa ngayon. And ito yung first game ng Omega. Kung di ako nagkakamali kasi Polaris, madami na silang games. Like, isang game lang yata na drop nila. They're currently sitting at 5-1 yung Polaris sa ngayon. Yung Polaris, nakita natin yung game nila kahapon against LBCS. Muntikan na nga sila doon ng game number 2 eh, no? Napagandang laban na yon ng pinakita ng both teams. But in the end, Polaris stay on top pa rin doon sa ating game na yon. But tingnan natin kung magre-retain ba sila or ma-maintain ba nila yung momentum nila against Filipino lineup din kasi ito, men eh. In the form of Omega Esports na sila na yung official ng lineup eh, no? Yeah. And kahapon, ano, against LBZS, sobrang tindi ng laban ng ano, game number 2. Hindi pa rin makaget off. Pinanood ko nga ulit ng ano eh, kasi yung ganda ng ano eh. Oo. Ako rin eh, pinanood ko rin yung replay. Siyempre, for review. For review, okay. For the upcoming TI and o nga no, 1 week na lang yung TI. Eh, ikaw excited ka ba? Siyempre, tayo, first time natin magkakas ng TI eh. Oo, excited pa sa nasasabik. Isipin mo nga yun, di ba? From out of nowhere, bigla, magkakas na ng TI si Jay, si Jesse, di ba? Yung mga bagong salang, di ba? Siyempre, nakaka-excite din yung TI and dito natin malalaman. Ang malalaman natin doon is, hindi naman sa championship, it's not about the championship, it's not about the yung mga teams eh. Yes, may mga malalakas din na teams dyan. Para sa akin, equals lang sila kahit masasabi mong ang dami-dami mga teams. Like, nandyan yung mga SA, di ba? Like, yung SA kasi last TI9 nagpakitang gilas din yung dating infamous ngayon, Beast Coast. Kahit na sila, kahit no... Oh, infamous pala yun. Infamous sila dati. Di ko alam kung nag-change ba sila ng isang player or same pa rin. Parang feeling ko same pa rin yun eh. Same yun, si Hector, si K. Sino nga yun? K1 Hector, Chris Lock, si Whisper. Whisper. Nalimutan na yung dalawa eh. Oo. Tsaka tingin ko, feel ko rin naman, same pa rin naman sila ng roster, I guess. I guess on top of yung SA teams, para sa akin, di ba? Para sa akin naman, yung SA teams, they need to step up in their game. Like, marami din kasi doubters din sa SA. Di ba? Sa SA region. And parang sinasabi nila na yun yung mga times na nasa C pa sila, nung C region. Parang ganun na ganun yung dating ngayon ng SA. Pero this time, tingnan natin kung mapapakitaan ba tayo ng mga SA teams natin for the upcoming international monster. So, going back tayo dito sa ating series. So, it's gonna be Silencer and Pangolier sa side dito ng Polaris. While itong Omega, nagpick sila ng Bane and Dawnbreaker. And I think I like the Silencer pick para sa akin for Polaris. Ito yung anti-Dawnbreaker eh. Oo, anti-Dawnbreaker to man eh. Yep. Which is global, cancel talaga yung Solar Guardian mo. Kahit nasa mid-air ka? Oo, kahit nasa mid-air ka. Pusang gala, di doble pala to. Yung pins grip, maka-cancel mo. Tapos, yung ano, superhero landing ng Dawnbreaker. Parang nandyan si Thor, eh, no? Parang, kung sa Dota, si, ano to, si Dawnbreaker, si yan si ano Thor, di ba? Hindi, si ano, si... Si Jane Foster. Jane Foster. Oo nga, no? Siya, no? Sa Thor Love and Thunder, di ba? Yung girlfriend niya doon. Siya na parang version ng Thor. Ah, oo. Parang familiar ako sa series na yan, man. Ito, Beastmaster, pink ng Omega Esports.
ito rin kasi yung nakita ko rin pick halos kay Van eh, yung mga Beastmaster na ganitong types of hero na utility. And Beastmaster alam naman natin, isa sa mga patok din sa meta on the offlane this this patch, di ba? Ito lang nakita kong valuable sa meta na to eh. Mga Beastmaster, Mars Kana, okay pa rin naman sa meta na to. And Tide, parang every meta na lang nandiyan pa rin yan eh. Parang ang bayad mo talaga solid, dyan no? Yung bayad mo pa rin dyan yung Ravage pa rin ni Tide eh. Kaya last pa rin masyado yung team fight every turn, di ba? And flexible as well, pwede mo siya i-run na sa support mid lane na Tidehunter, why not, di ba? Yep. Pwede nga ngayon kasi napapansin ko sa ibang teams ng C, minsan pineflex nila 'tong Tidehunter, like nung exec isang game yata sa execution pinex yata nila 'tong Tidehunter's position 5. So we might see Tidehunter position 5 lately. Pwede nilang pwede nilang flex pick kasi kung titingnan mo, Pango can be an offlane sa magiging match up kasi hindi pa nagpapakita rin ng carry tong Omega eh. So I think pwede pa rin naman lang i-adjust yung draft ng Polaris. Well, knowing Polaris naman minsan may mga times din na decent yung lineup nila pero iniiba nila yung role nila. Like yung NP kahapon ni Boomy na sobrang yaman na parang core na rin siya kahapon. And to think yung NP na yun is more on splitting type nung split push type siya in the end eh, no? Daming parang kunyari magdadrop ka ng isang hero. Parang ang hirap pa niya i-predict. Lalo na kapag sobrang flexible, no? Ayos na ayos. So, yep. Templar, okay. Ito hindi ko masyado nakikita in recent times yung Templar Assassin, but nung kasi nakita ko yung talent tree niya, ni-rescale din yung kanyang talent tree, like yung last patch kasi sobrang OP niya. Yung 10 talent niya na merong inside blitz range. And ngayon kasi nasa 15 talent na siya eh. So feeling ko pwede pa rin naman gawin yung Dragon Lance sa Dagger. Or Dragon Lance sa Desolator, pwede rin naman gawin ng isang TA. Kasi, kadalasan kasi pag Blink Dagger yung TA mo, it's more like ikaw yung magpo-provide ng space, hindi yung typical Templar na Dragon Lance Desolator, more on farming. Pero para sa akin, sobrang snowball naman ng Templar Assassin, he can go for a Blink Dagger kung if ever yung kanilang carry yung magiging more on Flash Farmer rin eh. Hindi ba lugi yung ano rito? Omega, more on single target sila. Focus sila sa ano? Single target lang. Pero kasi, ang maganda naman sa Omega is kapag downtime yung mga big ultis ng Polaris, kaya nila i-capitalize tama. Yung mga pick-ups, di ba? Yung Templar, pwede mag-farm kapag may Blink Dagger, more likely Desolator, pwede siyang kumuha ng mga pick-ups. Pero ang problema kasi nila, men, it's the Weaver eh. And itong Weaver, sobrang patok niya sa meta so far. At this point, parang ang hirap din hulihin ni Weaver dito sa game na to. Like, kailangan mo talagang ma-detection, kailangan mo siyang i-lockdown with the roar, with the ulti ni Bane. But the problem is, there's a silencer. Kaya, feeling ko itong Weaver, magiging decent Weaver game tong game number 1 natin eh. If ma-execute na maayos to ng Polaris. True. So, sino ideal mid laner for Polaris? Tingin mo, imi-mid nila tong Silent. Nung nakaraan, si Ko naglaro siya ng Pangolier as a position 3. So, hindi malabong maulit. Like, gamitin nila as a support. Kaso, parang ano din, hindi ideal. Kasi, yung two support mo, kung cooldown yung mga ulti gaya nga na nabanggit mo kanina. Sa palagay mo, Tide offlane na ba to or Pangolier? O, depende pa sa carry. Depende siguro sa magiging carry. It's also like, hindi mo rin masabi kapag pinick mo na tong ganitong hero, Pango, Silencer, Tidehunter, mapapaisip ka kung may sub dito support or bigla-bigla na lang magsusupport ng Tidehunter. Binsan, like, etong si Silencer magiging core bigla. Diba? Yung ganun factor kasi parang sinasayko mo yung drafter ng kabilang team eh. Ay, White Spirit. So, magra-run dito yung Omega as a carry Templar. Okay, so, ayun nga, mukhang mag-i-stick dito yung Omega with their decent pick. Tidehunter automatically offlane.
Templar Canon, di ko rin gaano nakikita sa carry in recent times. Parang last, alam mo kung ba nakita yung last tong, last patch pa yan, no? Yung Templar na carry. Pero feeling ko pwede pa rin naman tong iran kahit pa paano. Kasi, Templar pa rin naman yun, men. Templar still Templar pa rin every single patch. Di ba? Every, kahit anong patch eh, no? May Templar pa rin lalabas, bigla-bigla. It's just that yung yung last meta is more on TA meta talaga yung game na, yung meta last patch, like yung Animajor. Sobrang dami lata naglalaro ng TA na eh, hindi yung nagkakamali. Lalo yung ano nun, yung Team Liquid, no? Ayun yung naging puhunan nila, Tidehunter Templar. Ginapang. Hindi, ano yun, TA9 yata yun eh. Ginapang nila ng ginapang. Pero Void Spirit ni Pills against Storm, pagalingan na lang mag-Dota to, sa totoo lang eh. Basta pero, yung Spirit sa Spirit, matik na. Draft-wise, I guess I'll go for Polaris since decent yung lineup nila. The same time, tingin ko even wala sila mga big ultis, kanya lang may pagbarubanan eh. Feeling ko. Kasi knowing itong Polaris kahapon, ganun na ganun yung playstyle nila eh. Like, kapag walang ulti, mga global silence, kapag si Mac, sobrang ganda ng lane. Like, dun na yung mag-uumpisa yung tempo ng Polaris eh. And to think itong si Weaver na hindi siya yung typical na hero na kaya magpa-farm lang siya dun sa may Gedli, and pwede lang siya sumama every single teamfight kung nakuha niya yung mga decent items niya, di ba? So, feeling ko, magiging could be a Tidehunters game, maybe. But syempre hindi mo pa rin pwede disregard yung lakas dito ng Omega Esports. Like, they have the TA na kaya mag dealt a lot of damage, lalo na pag may Desolator na siya. Yung magiging puhunan nila dito is more on the roar. Pwede sila mag-play around kay Beastmaster kapag sobrang ganda ng lane niya. Pero feeling ko in this game parang medyo tagrid dito ng konti si Beastmaster since Weaver yung kalinya eh. So feeling ko may tendency talaga siyang mapunish sa lane. So, kana expected na ganun yung magiging scenario sa top lane. But, yung side lanes naman for both sides, I think, parang favorable ako sa Polaris. I think, mid lane matchup, gaya na sabi ko nina, medyo magiging bakbakan to para sa akin. Depende lang siguro kung isa sa kanila ma-outplay nila yung isa't isa. So, pakilala na natin both teams. This is game number 1, guys, ng Yamay Pro Series Season 2. Bakbakaw Smart Omega sa mga kakatunin lang. First Polaris, Omega, guys. Prince sa kanyang Templar Assassin. Zenki sa kanyang Bane Peons. Void Spirit Hero sa kanyang Dawnbreaker. And last but not the least, Beastmaster sa kanyang, I mean, Van sa kanyang Beastmaster. Alright, sa side naman dito ng Polaris, Pangolin ni Bumi, Mac on Storm Spirit, Nico Tidehunter, CML Silencer, and Natsumi on Scary Weaver. Sa mga pubs din, parang ang kalat din ng Weaver na to, eh, no? Kahit sa mga pubs ko rin, sa mga Divine Bracket, na i-spam din tong Weaver. Sa ngayon, wala pa ako nakita na Gyrocopter na pick, eh, no? Meron! Although, meron ba? Kahapon? Lalo nung nag-champion yung Boom, palagi silang, Gyro, eh, no? Gyro ni, ano? Hindi, dito sa tournament, parang wala pa ako nakita. Dito, wala, wala pa sa tournament. Yep. Yeah, ibig sabihin na. Hindi ko na-clear out agad. But ito, Bumi! Bumi! Ganda ng nilaro na ito kahapon na against ano eh. Si LBCS. Captain Bumi, no? LBCS. Ganda nung pinakita niya sa Netflix Prophet. Yep. Pero this time, nag-adjust. Yung Polaris, ginawa nilang... Di naman technically 4 itong si Silencer. Si Bumi gumagamit ng Pangolier. So, iniisip nila na okay, maganda yata siguro kung range melee hero tayo dito sa may lane. And iniisip nila kung magiging winnable lane ba to or possible mag-backfire sa nila. May mga ganun kasing factor kapag in-adjust mo yung 4 mo na magiging 5. But technically, sa 4 itong si Bumi, siguro iniisip niya lang na if si Silencer magkaroon siya ng levels, ma-pressure niya yung lane, and si Bumi, possible na mag-rotate siya like mga level, mga 4-minute mark, mga ganun types of timing ng isang Pangolier. Kasi pwede niyang agawin yung water mamaya eh.
Pwede rin mga 2 minutes, mga ganun. Pero feeling ko, pag 2 minute mark, napapansin ko sa mga supports, hindi sila kumukuha ng water rune. Depende lang siguro kung sobrang lalim ng creep wave eh. Kasi kung titignan mo, efficient wise lang ang pag-uusapan. Pwede, napapansin ko, ganun yung nangyayari kapag kukuha sila ng rune. Sobrang lalim ng creep wave and possible pang bigyan pa ng solo EXP yung kanilang mga cores. Hindi sa mga sideline sila. Yup. But look at this ha, si Bumi kanina niya pa kaharutan itong si Hero. Pero dating naman sa lane, ganda nung ano, lastitan dito ng Tidehunter. Kasi kasama niya rin yung ano yung silencer na sobrang bossed sa refraction ng isang Templar. No? Pero Ray. Ito, First Blood. Like I said, Bumi. Ang ano din eh, kumbaga hindi ganun kakampante si Hero na, kakampante siya, ayan. Napipreshot na siya doon pero nakaganti naman si paring Prince dito kay CM. Well, advantage lang for Polaris is first blood gold sa kanila din sa top. Oo. And Mika cancel out sa dito ni Jenki. Kaso wala siyang mana with the gush eh. Hindi ko may gush siya doon. Sure patay yun eh. Pang trade off na rin. Yep. Possible 2-1 but ayun lang. Unlucky. Unlucky na wala siyang mana. Tsaka recta boots din si Tides. And siguro inisip niya if kapag nag-boot siya, hindi siya masyadong na-pressure out sa lane, di ba? Kaya niya makipag-backpakan, ma-zone out si TA, pero parang at this point parang siya yung nasa-zone out dahil meron ding meld si TA. Kaya kita mo yung damage dun nung nag-meld siya kay Tidehunter, sobrang lambot niya. Kaya katulad niyan, lalo na pag mamaya so, meron bonus damage din yung kanyang refraction kagaya nito. Mukhang ramdam niya yung sakit, yapi. Ramdam niya yung sakit man. Harassment come from Zenki. Siguro para sa akin lang, if maganda yung magiging farming dito ni Piyols, pinakamagandang pang pang-burst na lang sa pang-burst niya sa mga kalaban is yung Roar, no? Or Aether Remnant. Kasi yung Pins Grip, hindi mo masyadong mapagre-relay yan sa game na to. Pero as I say that, Prince! Mapakit ang gilas, dalawang kill na agad para dito sa carry ng ano, Smart Omega. Ito kasi yung kalakasan ng TA, like nung nabanggit ko yung last patch, I guess yun yung isang kalakasan ng TA with this mid eh. Kaya niyang makapag-provide ng extra damage, tapos nababawasan pa yung armor kasi kung titignan mo yung puhod ng TA, kaya lumalakas yung damage is more on nag-deduct siya ng armor. Kaya kita mo, at sa mga strength heroes like itong Tidehunter, yes, sobrang kunat niya in general, but kapag kasi natamaan ka ng mga minus armor, parang wala din yung kunat mo eh. Tama. Kaya if ever man, ipaprioritize dito ni Nico, I guess defiance muna, no? Chill lang. Sa bagay din kasi, if ever, melee naman yung Void Spirit, melee naman Beastmaster, melee naman yung etong si Dawnbreaker. So, mga goods lang naman. Parang counter-initiate lang. Feeling ko sila yung mas ano dito eh. Yung Smart Omega dapat yung mas gumalaw pag nakuha nila yung first key items nila. And then on a defensive side lang yung Polaris. For Weaver kasi na nakikita natin ngayon, Maelstrom, kumbaga more on farming lang muna. Yeah? Ito nabuo ng Falcon Blade. Pero sa game na to, feeling ko magte-trade siya. Kasi titira ko, ang daming pwede mamburst sa kanya. Kailangan niya din ng stats at the same time. Yung Roar, isang Roar lang feeling ko siya. Tapos meron ka ba Solar Guardian. So all of the lockdowns eh. Kapag nag-connect siya, nag-connect lahat kay Weaver, it might be delicates lang. As much as possible, kailangan niya din mag-ingat. Talagang siya yung ibaburst dyan eh. Kung ikaw nasa sapatos dito ng Smart Omega, hindi mo na siya bibigyan ng chance para mapagpapa ng Sukuchi and the time-lapse. Sukuchi time-lapse. Aray! Kaso mukhang enough ba yung damage? Kulang. Pipirahin na lang nila yung controlled unit. Meanwhile, Miko dito kanina, sobrang ganda ng farming niya pero nagagawa na siya ng paraan. Umangat-angat na yung level ng Templar Assassin and Zenki, the way niya i-zone out, patupatulog lang. It's na good stuff dito kaya, Miko. And Mac, going for the stacks. Yep. Mm-hmm. It's an early stacks for Mac. Ito yung ayaw mo bigay kay isang Storm Spirit eh. Yung mga ganitong stacks and sobrang taas pa ng kanyang level. Compare mo kay Void Spirit, I think level 6 pa lang siya. Yes, it's level 6 and so far Mac,
is doing well dito sa mid lane. From time to time na kinakas natin tong Polaris, eh sobrang consistent ni Mac sa middle lane. Kasi ito ano, yung laging tempo niya eh. Oo, good game din yung kahapon niya. Parang sa lahat ng kinas ko sa Polaris, like, etong si Mac, parang one, isang beses lang yata siyang para nag-fall up. Pero overall, base performance-wise sa pagiging mid lane niya, I gotta give comment for this guy. But, yun lang. Naman. Nice rotation. Picking up the devil, commending Mac. Eto, nagpakitang gilas pa nga. Equalizer yun, 2-2 tayo. And one kill para sa kanya, 55 last hit, goods to goods, and sama mo na rin dito si Hero, ito na yung pressure. Coming from Natsumi, yung top lane, medyo kinakam yung Sukuchi! Punti ka pa hindi tumama, pero I got this, sabi ni Natsumi, napatip na lang, kala niya, todas na eh. Pero ito, nakuha naman, ng ni Piyols, with this rotation, itong si CMM. This is getting scarier, man. Like, itong si Weaver, this is his tempo. When it comes to lane, he can kill anybody kapag sobrang taas ng level ng kanyang Sukuchi. And of course, nandyan yung Pangolier providing some extra damage. That's why itong si ito si Beastmaster is not really good dito sa laning phase natin, man. Not really well. Kumbaga, kung nilalagdat ka, not feeling well itong nangyayari sa kanya. Eh. And wag na wag mo ipupost sa Facebook yan dahil baka... Nako, virus ang... virus talaga. Huwag naman lang pa, pero ito, inabot ni Ico, Prince. And 3-0 na yan, ha? Para kay Prince, 75% ng kills dito ng Smart Omega. Puro sa kanya. And alam mo naman, pag nag-scale yung isang Templar Assassin, early game, baka mag-recta Desolator, pero mukhang Dragon Lance, eto na, Zip. Not for long. Apatay na natin, not for long indeed, pero Prince, kanino mapupunta yung kill, for sure, kay Mac, yan, tanggal yung 3 streak niya dito, 343 gold, para dito sa mid laner ng Polaris, kaso, hindi pambawi naman pala. Nga lang, yung Pangolier, yung Captain, Yolos naman din of his own, yung kukuha dun, or magpa-punish sa Captain ng Polaris, pero, all in all, Templar pa rin naman, yung nakuha dun ng Polaris, nakaganti lang. Para sa side ng Omega. 1-for-1 exchange and nice drop sentry ward. Kasi alam nila magme-med lang siya. And I think ready doon yung Polaris since nag-rotate din si Mac sa may bottom lane eh. So in-expect nila na okay, kapag nag-belto, gonna be a kill. But kahit pa paano, na-slow down nila yung momentum ni Templar Assassin. So ngayon, wala ako napapansin na nag-e-stocks for Omega since more on nagko-focus sila sa lane. But probably ito si Dawnbreaker since wala din siya kailangan sa lane. Kailangan niya simulan. Oo, kailangan niya simulan yung pag kuha ng pag i-stack kay TA kasi ito yung puhunan ng isang TA with the stacks. Kahit sabihin mong bawgin mo siya like 0-2 mo siya. Pag meron siyang maraming stacks, sobrang bawi na siya doon, man. And ito si Beastmaster is kind of struggling. Sa may laning and si Weaver is farming out sa may jungle side. So kini-clear out na lang niya agad bago mag-ana. Wala siyang kamalay-malay. Tina-target na siya dito. Ganda ng pasok ni paring Macdon and there's no way para makasurvive pa. Wala siyang kahit man lang support na pwede magpatulog sana dito sa Storm Spirit. Isang mabilisan. Siyempre, ikaw mapapaisip ka na dun. Warded sa area na yun. Pero ano lang. Parang kumbaga instinct lang din ng Polaris na predict lang nila kung saan nagpo-form dito yung Templar. Oo. Kasi usually kapag ito si Templar, wala na siya sa lane eh. Either mag-jungle siya sa may triangle or possible na mag-jungle sa iba. Pasok yan sa dalawa. Delikado ngayon yung Beast Master direct sa top lane. Nagkabugbuga na pero sa mid daw muna. Eto mahuhuli. Magulo. Ang mundo. Teka, Discord. Pares lang pala. Magulong mundo doon, pero 2k gold lead para sa side ng Polaris and may chance sila dito makuha yung mid-tier 1 kung sakali hindi. Depensa ni paring Prince. Kanina, tama ka naman doon, dapat triangle area and doon nakalagay yung wards ng Smart Omega pero pinili niya doon saan wala silang observer. Doon siya nagpo-farm so napunish siya dito pero mukhang mababuyan naman niya si paring Mac. Medyo wala tong mana. Ito, kaso dito si ML para i-zone out. Nico, naman siyang Ravage. Makaligtas itong Storm Spirit. Kita mo yung timing kanina ng ultis ng Polaris. Sa top lane, may nabula sila. And then of course, habang nangyayari yun, there's a clash dun sa mid lane na nagpangular ulti si Pumi. And of course, itong si Prince, parang kana too late lang siya dun sa party na yun. And Prince starting out sa kanyang farm because ayaw niyang maging afford, hindi niya afford dito mamatay.
Dahil siya yung carry dito eh. So itong Templar is more on snowball potential carry. Na ito yung types of hero na sobrang bilis na lang siyang mag ano eh. Parang bigla-bigla na lang siyang magbo-boom pag nakuha na yung mga decent items niya, di ba? So kailangan niya lang dito is more on maging aware sa magiging movement ng Polaris, kasi napapansin ko lang sa Polaris is hinahanap nila lagi itong si TA. Kasi itong TA is sabihin na lang natin na sobrang scary pa rin yan mamaya, but ayun, speaking of scary yun, muntik na. Medyo scary yan ha. So nagbago siya ng isip dito ha, instead na i-rush niya yung kanyang Desolator, paisip siya na, teka, gumagalaw na tong Storm Spirit, kailangan ko ng at least escape mechanism, basta meron pa siyang kahit isang natitirang refraction, makapag-blink out at makakapag-blink out siya sa initiation dito if ever, mga Polaris. So Blink Dagger, siguro mas mainam na item na to, at least hindi siya ganun ka-greedy. Sa bagay kasi, kung Beastmaster niya dito ng offlane, going for Overlord eh. So talagang hindi pwedeng mag-initiate ng basta-basta ito, Global Silence, pinap before mamatay. Ito si M.M. Kaso lang, nangyari kay Pilston, pinatay siya ng kanyang brother Louie Louie na si Paring Mac. Nandun yung patulog, anto ka muna, pero Natsumi with a move and speed. Yung makati. Yung kanyang Sukuchi, pumato ng palakol. Kaso where's the Vortex? Di na kailangan, kuryente lang sapat na sa Kamilstrom na si Natsumi. Now Zenki running for his life, tatlo yung magiging kapalit ni CML. Sobrang worth it nun para save ng Polaris. Sobrang worth it indeed. Kita mo si Void Spirit doon, he just evaporated. Evaporated na, talaga. Tsaka nadikitan siya doon sa Sukuchi eh. I mean itong Swarm. And naglambot yung armor niya kung tutusin. That's why itong Void Spirit sobrang squishy niya that time. Kaya feeling ko itong si Void Spirit medyo kailangan niya munang maglilo saglit. Mag-ingat talaga. And as of now, hindi pa natin makita yung ano, strength ng lineup ng Smart Omega giving that Pinch Grip, mamaya Roar, or at least yung Aether Remnant setup lang after nung Yules ni Piyols. Appreciate yung Templar. Hindi pa nila pwedeng gawin ang wala pa yung Desolator. Feeling ko naman, if Smart Omega, makasneaky bastard sila mamaya sa Roshan once mag-up yung Desolator, or kahit makakuha sila ng pick-off, mabait nila yung Ravage, and then eventually makapag-Roshan, siguro makaka-ano sila, ma-catch up sila dito sa tempo ng Polaris, kasi yun yung time na ano, pag nawa nila Aegis, baka paisip ka dito, Polaris, na mag-ano muna, by time muna ma-expire yung Aegis of the Immortal. So smart kung magagawa nila yun, yakang-yaka if ever. Yakang-yaka indeed, tama. I get your point, and kung tutusin naman men, when it comes to item progression, hindi naman napapag-iwanan dito yung Omega. It's just that mas better lang talaga yung Polaris katulad nito. Ganda ng Rolling Thunder niya doon, hindi ka talaga magigising feels after that zip in galing zipline para dito kay Paring Mac. And now yung tier 1 tower, pop up nila yung fortification, pins grip, walang silence ang kakaroon na cancel mo baby boy, kinancel lang nga mga tropa, sinasabunutan na siya ng Bane doon eh. Pero men, tahimik ka muna, nilagyan ng busal yung bibig, pero successful. Feeling ko naman Smart Omega, na-bait out nila yung ultimate doon, and mukhang tier 1 tower nga lang magiging kapalit. Inahabol dito ah. Teka, Zeki. Pero ito, patulog lang muna. Talagang focus lang. Itong si Natsumi sa pag-takedown ng tier 1 tower. Mm-hmm. Goods na goods para side ng Polaris. Mm-hmm. Parang for Void Spirit, yung landing niya ng Yule Scepter, naging bad towards pa. And objective-wise naman, makuha naman ng Polaris. So I think, sobrang win sa kanila yun. Mid lane yung nakuha nila. Na kanina pa nila pinupunterya. Like kapag 10 minutes kasi, ito yung laging kinokontest ng most of the teams, yung kanilang mid lane tower. Kasi ito yung pinaka-importante na lane na kailangan yung depensa. Kasi ang dami mong access dyan. Like yung triangle, and of course, yung decent jungle nung isang team, kasi ito yung resources na pag na-push out mo dito yung mid lane tower eh, napakahirap mapag parang ang hirap kasi yung mapag bounce back kapag sakop mo na yung jungle side eh, di ba? Kasi yung puhunan or magiging play ng Polaris, kasi ito yung TA is more on jungle ano eh, farming area lang siya, and katulad nito TA is kinda be dead for sure. So mechanism para dito kay uy, patay ang naglasong dun, nabulaga si Paring Priest, nagpa-perform sana siya sa jungle.
to ng Polaris, kaso lang ha, 4K na to. So, palag-palag sila in terms of network. Eols, namatay siya, pero hindi ganun kalayo agwat nila nung Weaver. 300 gold lang yan. Tapos yung Storm Spirit naman against halos 2K. Pero ano ha, slowly but surely, Polaris, talagang chinachani ng nila, ng chinachani eh, itong kukunan ng Smart Omega. Most of their kills, puro mga core. Oo. Chine-choke out na rin nila yung resources eh. And si Van playing around dun sa may triangle since wala din si TA instead. Ang ginagawa si ng TA dun sa may top lane is gusto niya na mag-farm. And to think na Desolator niya medyo kinda too late na rin, I guess. But since dagger din yung build niya or yung second item niya, iniisip dito ng mga netong Omega Esports is if makakuha sila ng dagger pick off. Top lane, aray ko bumi. Ang isa hindi ko na rito yung ano ha, yung Tidehunter. So I'm expecting mag smooth if ever yung Polaris. Kaso may namamatay na naman doon. What happened direct? Wicked Sick na para kay paring Ma. Nakuha si Zenki doon. Oh no, Zenki Van has the ward sa may Tinker ward. So kitang kita niya yung movement ng Polaris na sobrang dami din na heroes nandun. And Pjols is Peace Boots, nag-upgrade na siya ng kanyang boots sa ngayon. Pero I think magiging NX item niya, possible ng Aghanim Scepter since sobrang effective ng Aghanim Scepter sa second item kasi like dalawa yung ano mo eh, third skill mo, at the same time meron Sirens. So there's a possible chance na meron silang pang burst din sa side dito ng Omega. Kaso magiging problem lang nila, Global Silence na talaga eh. So kailangan niya nang maging attentive if ever gagamitin nila mga big ultis and ngayon saying ipo tayo. Nahabol pa ng Aliporis etong si Van. So they have that detection that Sumi with that clean up, hindi pa pinap yung Ravage dito. Yun yung kagandahan and pwede na gamitin ni Nico yan if ever ayaw na muna. Cause run pang refraction doon yung Templar Assassin. So makakapag-blink dagger out. Peels out na rin sila dito. Na silang Beastmaster and Bane. Sobrang risky nito if ever. So Nico zoning them out. Nang sa ganun, yung tier 1 tower, maka-clear out na nila yung mga first tower dito ng Smart Omega. Gangsta si Nico yun, ha? Alam niya kasi wala siyang, walang papatay sa kanya dyan eh. May pipe, kung may burst, wala siyang like, kumbaga masusustain niya rin yung out, yung damage output ng Omega. I don't know kung physical, if somehow lalambot siya sa TA, pero feeling ko hindi dahil protektado din siya ni CML. Ready din yung kanyang Global Sign if ever. I guess they can contest this ha. Pwede sila mag-contest. May ulti etong Dawnbreaker, eto na yung smoke. Healthy pa yung buhay dito ng Roshan. Kaso medyo malayo ikot nila. Merong Observer Wards, Wild Axe, for a little bit vision. Nandun na, sidestep, Ravage counter, okay. Vortex, eto ni Superino landing, apat natin katamaan, pero hindi na yung lahat. Na burst? Para mailigtas pa itong si Pions, kaso yung Aegis. Hero dito yung madadale, Storm Spirit. Oray ko, isa-isa sila dito ha, si ML, inakyat niya na lang para at least sa kanya mapunta yung attention. And looks like Smart Omega winning this teamfight. Makakapag-sukuchi out nga lang dun, etong si Natsumi. Ganda ng play na ginawa dun ng Void Spirit, sacrificing self, parang sacrificial bump kung sa baseball pa. I-throw his body out dun sa may teamfight and naku, Prince ha? Si TA pero Natsumi still low on HP, pero grabe yung confidence niya dito ha, may na micro-micro lang. Pero Templar Assassin, kailangan niya lang na blink dagger para matalunan itong si Natsumi. Ay, and they need detection din as well, buyback para kay paring Mac. Ito na rin yung Storm Spirit, buyback all around the world na to. Van, mahuli ba? Tago lang sa isang gledgy ng puno, abutin siya. Napabuyback na rin dito yung Bane, talagang suntukan na. Buyback galor! Right here, right now, and buyback galor mo ang buyback si paring Mac. Punta dito, 5 seconds, and Prince, together with the boys, makakapag-roshan sila dito, and looks like Polaris, na nangyari na nga, hindi dapat mangyari mo sa kanila Aegis of the Immortal dito. So now, boom, meron ba oh, nice shields! Rolling Thunder, nice shields, para mapigilan si Kating Bumi to snatch that Aegis of the Immortal. Welcome! Sabi dito ni paring Prince, this is Brazil! 2K na lang yung magiging kalamangan nila dito, and Aegis of the Immortal secured para sa Smart Omega. Yep, and a costly buyback coming in dito kay Mac.
Kaya feeling ko, yung buyback niya doon, parang hindi worth it. Kasi, kung nakakuha siya ng mga bigger kills doon, tingin ko, worth it of worth it. And makuha pa nila Aegis that time. But instead, Omega, they just cleaning up the house dito. Dahil si Prince is starting to get his momentum into this game. And ito kasi yung game changer lagi. Kung napapansin mo, itong Roshan ay nasisira lahat ang pangarap mo dyan. And ano, talagang yung investment ng Smart Omega doon para buyback sila. Sige, buyback rin kami. Suntukan na to. Basta ganun ang mukha. Kumbaga, walang ayaw patalo. North versus South yung ano, naging laban dito eh. Dolo pa sa atin. Pantay na yung laro natin. And naku, ayoko na mag-Nostra Nostra. Baka mangyayari na naman. Kasi ngayon, nakuha nila. Hindi man sneaky bastard for a Templar Assassin to get that Aegis of the Immortal. Pero mas napaganda pa, contest. Dieback, nakuha nila dun sa Polaris. And then, eto na. Nag-buyback din yung nearest na ano dun, diba? Yung Omega din. Yeah, si Beastmaster, si Dawnbreaker, yung Bane, tatlo sila. Mga nag-buyback din dun. Mm. And eto ha, hindi ka mag-i-invest ng isang Ravage, especially for a Templar Assassin na merong Aegis of the Immortal. As much as possible, kung mag-Ravage ka man dito, ipopoker sa lumaban, sa Void Spirit mo na lang gagamitin, or maybe sa Beastmaster, na ipopokus per dito kung sakali ng Polaris. Oo. Pero feeling ko yung teamfight na gusto ko na sana i-recall, yung teamfight kanina doon sa May Roshan, hindi rin nakapag-global silence agad dito si Silencer. Pinatulog din siya ni Zenki, kaya ang ganda nung pag-sequence ng teamfight na yun for Omega. And of course, kasi pag nakita mo agad si Silencer, you have to sleep him or kailangan mo siya talagang i-out the equation dahil wala pang BKB that time si Prince. Kasi kung titignan mo, game changer halos every single yung kanyang ulti netong si Silencer. Kaso ang problem lang is hindi nagsabay yung mga ultis ng Polaris that time. Kasi kung titignan mo, para sa akin, winnable yung teamfight na yun for Polaris. Kaso nga lang, with this global silence na kanina pang freeze si TA, pag bean script, di ba? Tulog si Storm that time, napa-force out siya mag-buyback. And yun yung naging advantage for Smart Omega. With this, nahuli lang nila itong pinaka-importante na heroes. Sobrang smooth ng kanilang mga pickups, the teamfight. And nagawa naman nila yun smoothly. Kanan medyo disaster lang ng konti since yung Aegis din kasi, di ba? Like, mamamatay na dun. Nahuli nila si CML. Yung smoke, nice. Fine, para kay Pion. Sinakantay niya mag-wear off lang dito, ha. Yung Blue Scepter lang sa ganun, ma-atake niya na. Killing spree. So, minus one. Wala yung threat for 30 seconds. Unlike dito kay Natsumi, Prince, mabilis ang real quick na burst to kung sakaling may maroar. Unlike sa Weaver na it takes time for him to kill somebody. Kung hindi Storm Spirit yung mag-i-initiate, Ravage lang. After that blink, matagal eh, right click pa, kailangan kumidlat itong naka-desolator na si Prince. Isang roar lang talagang meld, right click, basag talaga yung Polaris. So siguro for Polaris, antayin na nila muna mag-expire yung Aegis of the Immortal dito ng Smart Omega. Kasi ano yung confident dito ng Smart Omega, parang ano eh, parang isang snap lang, nag-change agad ng tempo, di ba? Isang team fight lang. Yung kasi yung kalakasan ng Smart Omega eh, yung mga ganitong pickups and at the same time, tsaka wala din sila masyado iniisip na big ultis, kaya feeling ko okay pa rin. Ayun lang! Yung Bumi, tinatry niya na lang at least mag-back or mapareact doon yung Polaris, eh may out sana, nakaw na sandali para sa mga supports, creep wave, pero pinanish siya dito ng Void Spirit, wala daw ganong pwedeng mangyari. So, Zenki, aware, isipin mo ha, pag-alagala sila dito together with his teammate, alam pa rin ni Zenki na meron kung saan vision ng kalaban, ha? Makita support na to. Chuck, titin naman kasi sa position 5, you need to sense kung saan yung mga warding spot nila. And at the same time, kung paano maglaro yung isang team, like dito, kung dito man sila maglalaro, probably dun magpi-play around yung ginagawa ng Polaris kanina. And to think na itong Aegis pa expire na rin, and kaya mag-contest dito ng Polaris kung ma-timingan ba nila yung Aegis, kasi seconds away na lang. Itong si Prince, mara-reclaim ni Aegis, I think 2 seconds na nga lang. Ayan na. So I think this is the team fight. Ay naantay, pero nandun yung wards, Ravage, pasok sa apat, pero na-reverse the zip. Kailangan may mahuli siya dito. Raw, nagising. Man lang, pero yun lang, makapag-roar pa kaya siya dito. Ang tanong, hindi na. Hindi available yung buyback, pero makukuha doon yung Captain Bumi.
kailangan magtakbuhan dito. Lugi sila, Core Hero namatay para sa side ng Smart Omega. Ganda ng Tinker Ward doon na ginawa ng Polaris para Nico papasok sa 3 line sabay pop ng Ravage on point. Di na nakapag-react doon, Boss Darkstar, etong Beastmaster. It was actually na Beastmaster na yung kanyang ward doon or yung hook. Nakita niya doon si Bumi and syempre nag-retaliate na agad doon si Nico with his Ravage online din. Partida pa nga, wala pa nga, di pa pinap doon yung Global Sense to think na siguro gusto lang maging use-wise yung mga ulti ng Polaris kasi ayaw nila siguro magsabay-sabay yung mga big ultis na kasi by that time pwede pang mapag-react doon yung Omega Esports kaya okay, Ravage lang yung i-commit natin since sobrang layo din nung TA ang wide open doon si Beastmaster kasi naghanap siya ng magandang Iroroy eh. Eh, katulad naman, mukhang de-defense naman. Ito, Piyols, nandun yung Silence, Natsumi, kailangan niya i-commit agad yung time-lapse doon. Plus yung Global Silence, nagamit din nila just to make sure na hindi mamamatay doon sa inkwentro na yon. Etong si Natsumi, pero Polaris, mukhang satisfied na sila. Makukuha nila yung Tier 2 Tower without giving Smart Omega any casualty rito, pero maghahabol sila. Anong wala? Kailangan meron, gaganti kami dito. Ay, nahuli ka, Balbon, with the Aether Remnant setup after that Yule Scepter. Duck, my friend, wala ka na. Ay! Time-lapse, tanggal ang 7 streak niya rito and available, 70 seconds buyback. And this is a Templar Assassin na can push siya, kaso lang hindi pa bro creep wave, sayang. For Smart Omega. Oo, yeah, for Chibi Muscadi na yan, si Weaver. Kung tutusin, overall, makuha na siya that time, but yung silence din kasi, hindi rin nakapag-react itong si Weaver thanks to this Aghanim Scepter ni Void Spirit. And I think kailangan niya dito mag-BKB. Yes, nag-change siya ng BKB. Kasi kanina, more on damage item si Weaver. Siguro kung... Oh, wait lang. Ito, superhero landing. Yul Scepter, Piyols. Tatamaan niya ba Bumi? Hindi, naka-rolling thunder yan. Pero, maghahabol pa kaya sila ang tanong. Itong si Hero, ang laking din ng factor niya sa game na to. And naka-Guardian Graves na siya. So, he could help his teammate na ma-debuff if ever. Plus, sama mo pa ng heals. Sakit na ng Templar. Naka-Daedalus na. Minahuli sa likuran si ML, Piyols. Kaya caught off guard niya doon yung tumatakbong CML. So they have 10 seconds window. Feeling ko kahit 5 seconds kaya basagin dito eh. Pili Barrax, binibitisan na ni paring Piyols yung pagkuha dito. Ay no, wala pa ng 5 seconds. And talagang malinis na lang set of Rax bago mahubuhay dito yung Weaver. Pero mukhang out na. Tignan natin, iko-commit ba yung Ravage para sa labang ito. Binibait out sila ng Smart Omega actually. Napatulog yung Tidehunter pero hindi siya yung dapat ta-target. Meanwhile, ito si Piyols talagang gusto niya lang basagin. And then blink out na. Sobrang successful. Inano lang sila dito. Inatabs lang sila ng Smart Omega. Oh, this game man. It's more on Smart Omega ever since nung nag-contest sila ng Roshan. It's all on Smart Omega lahat eh. Yun yung nakita ko sa game na to. Napapansin ko rin sa ano, napapansin ko rin sa Polaris. Pag nag-fall off sila ng tempo nila or yung momentum nila, parang tuloy-tuloy nang literal na matatanggal yung momentum, like pick ups, medyo na backfire sa nila, 'di ba? Yun yung napansin ko lang sa downside lang ng isang Polaris with their tempo controller na bigla-bigla na mawawala is just na nawawala lang talaga na literal yung kanilang aggression. Because itong Omega, it's starting or rather starting to ending this game. Kasi ito na yung time ng Omega para mapag-kuha sila ng team. Polaris, Nico, tignan natin kung tatalong ba, tumalo na nga, unahin nila yung Bane, pero yun lang, Ravage, pero Guardian Grip saving, Bane doon, nice presence of mind, and Nico will fall down, pre-shot dito si paring friends, look at him go, ay! Yun lang sa gitna ng Polaris, buyback will be committed, pero Tidehunter without a Ravage is a no-no, huli ka na dyan, Natsumi, Hero, talagang Hero na literal, bayani siya dito sa game na to, saving Bane, and Bane with a pinch grip, my friend. Talagang Natsumi, eh siya nakaporma sa teamfight na yun. Tulog na tulog si Natsumi. And Roshan pa, saktong-sakto yung timing for Omega. And eto na yata, men. Wong, eto na yung endgame scenario for Omega to close out this game. Aegis makukuha ni Prince. The teamfight na hinahanap doon ng Polaris, yung nabanggit natin sa draft, is just na parang one up ahead lang dito yung Omega.
Maganda sa anima Ravage, kaso nga lang, ang dami sustain. Si Hero, meron din siyang Solar Guardian, sustain din as well. Abag sino man na low life, and meron pa siyang Guardian Glimpse, kaya overall sustain, team fight. Parang ang hirap patayin nitong Omega sa ngayon man. Because of this Guardian Glimpse, napoprovide niya ng mga sustain itong side ng Omega with their cores na kailangan niya talaga nila sa team fight. Kaya ang hirap nito men. Sobrang hirap na at this point for Polaris. Good luck, Prince! Yung backdoor protection na inano rito. Buti sa top lane, nagkaroon na ng creep. So, mapupush at mapupush niya. Aray, Kati! Trabaho! And Kati, Bumi, available yung buyback nila dito. It's now or never. Pero still, wala pa rin silang Ravage plus Global Silence to fight Smart Omega and Mega Creeps Polaris. Papapaisip ka na lang if good decision ba na i-take mo yung Roshan kanina doon sa ano. Ay, gigets ko yung idea ng ano doon eh, ng Polaris nung first Roshan, kasi they have Ravage, they have Rolling Thunder, they have Global Silence. Kaso lang, nalaro ng Smart Omega perfectly yung team fight na yon. Eto na, wala pa rin Ravage, nandun yung Vortex sana, ganito with the Squash Buckle, pero successful, mapapatay nila. Aegis of the Immortal yan, first life, tignan natin for the second time around, kaya ba? Pop ng BKB and surprise and kill ng Bowman, and that's a diamond for that captain of the ship. Prince, going absolutely nuts sa game na to. Grabe yung performance ng Smart Omega. So, antay na naman sila dito ng creep wave. Much better na magawa na lang nila dito yung Storm Spirit to dip sa mga lanes na kung saan dun magpush itong Smart Omega. Pero if ever man, Boss Darkstar na mag-Mega Creeps to, parang malabo na sa tubig ng kanal yung panalo kung sakali ng Polaris. Oo. In this point, parang defend mode itong Polaris since wala na sila mga set of frags. Hindi na rin nila afford na kumuha ng pickups dahil itong Omega, they're just playing around na lang sa map control dito ng side ng Polaris. And kita mo naman yung ito yung power of TA na sinasabi natin na snowball potential, and then sobrang grabe din yung napoprovide niya damage. And I think commended din si Pulse with his item choice. Itong Aghanim Scepter naging game changer sa kanila every single team fight. Kaya kita mo, kahit sinong i-backlines dito ni Void Spirit, even itong si Storm, talagang tanggal talaga yung kulit niya. Diba? And hindi na niya magawa actually, hindi na siya ganun ka-confident na bigla-bigla na lang mag-zip in dito. Smart Omega, at sabihin natin, may BKB siya. Papalupaluin siya dito ni paring Prince talaga ng Daedalus eh. Solid with the Desolator. May Hurricane Pike pa yan nung sa ganun, if ever man magka-pushback and escape mechanism as well. Tsaka may Sky and Sunge na rin si Void Spirit. Kompleto sa kututusin, kompleto sa Rados na tong si Void Spirit. Nandiyan na yung mga needed niya na items. And good to think na yung Kai and Sanch, pambawas din ng duration, ng mga Ravage, yung Global Silence, di ba? Although may pangtanggal naman siya with the Yule Scepter, pero feeling ko itong Void Spirit, parang feel ko like unkillable na siya dito this game. Or else, kung maging ma-asim siya. Pero feeling ko, medyo disiplinado na rin yung Omega. Dahil, at this point, parang hindi na nila afford na pa isa-isa. Gusto na talaga nila tumibig. Kasi kayang-kaya na nila eh. Kahit may Global Silence, may Ravage, they have the PKPs. Hindi pwede mahuli si Natsumi. Buti na lang. Wala silang detection that time. Oy! Ay, ng Smart Omega, pero papasok si Pa. Uy, bakit ka naman nandyan? Pop lang. O Scepter, nandun yung Gush, malambot. Yung Alipores, kukonekta. Pero nandun yung 4 step ni paring Alanaya. Umari pala, pumasok na yung Void Spirit. Silence for a while. Superhero landing para dito kay paring Hero. Global Silence will be committed, so Piyols cannot initiate. Pero Bumi, dun sa backlines, kukunin na siya ni Prince. Iwo-welcome lang talaga niya kung sino may planong pumasok dito sa side ng Polaris. Hindi niya na kailangan actually mag-blink in eh. Hayaan niya na lang yung Polaris. Pumasok. Uy! Void Spirit, maabutan. Saka, parang ginawa na lang ni Bumi doon, medyo pilit na rin yung kanyang Rolling Thunder dito kasi alam niya kung zone out lang. Pero yun, Ravage ko connect time now. Templar Assassin will fall down. You are not a god. Gods do bleed din pala sa laro na to, mga pero hindi nandiyan Void Spirit. Ang Void Spirit with a dissimilate talagang na disintegrate. Ewan ko what's that word. Akalimutan ko, pero ganda naman ang pasok with a Vortex and Mac. Suddenly, giving Polaris a slight hope, and now mapapatay ba TP out. And Polaris somehow, someway,
manage to defend their lane set of Prax sa top lane. Ewan ko, ano bang word yun, boss? Disingirigiray. Disengage. Disingirigated. Disagree, mga ganun. Ewan ko. Ewan ko, basta detergent, ganun. Disdetergent. Pero, anyway, isin nga. Gaya ng bagnit mo, na defend pa rin ng Polaris yung kanilang set of Prax dahil set of Prax na lang yung top lane yung kulang nila para mag-mega creeps and that time kasi nag- ito yung gulat factor din eh, Ravage plus hindi pa rin nakapag-react ng BKB itong si Templar. Kaya feeling ko, pag ginawa pa nilang isa pang team, isa pang defend ng ganun, medyo maiilang ng konti yung Smart Omega kasi kailangan talaga na mag-BKB agad si Templar. Feeling ko, nag-BKB siya and then going for the push or mapapush siya ng set of rocks or let's say isang rock lang, di ba? Kasi 6 seconds na lang kanyang BKB. Kaya pa rin siguro nilang gawin yung medyo magbabay time lang ng konti. Tapos si Bumi, wala din siya that time. But ang threatened pa rin doon is that Ravage na hindi na nakapag-react doon si Templar Assassin. But tingnan natin kung ano yung magiging plano ng na Omega. Ooh. Since walang Ravage, ilang seconds pa yung Ravage dito, 48 seconds. But they have the global. But ang problem is, hindi sulit yung global silence. Or hindi sulit yung kung global silence lang yung ipapop nila, pero hindi, magpipick up na naman sila. Ito, huli ba si Captain? Ay! Oh no, ang sakit niyan, baby girl. Are you lost? Sabi niya rito ay Captain, so isang minuto dagdag insulto para ay Captain Bumi. Sobrang game changer, yeah, nung Aghanim Scepter dito. Kung magagawa nila talaga ulit yung combo na Ravage into that, kailangan na mag-spacing, palagay ko. So, ano na, kumbaga, pairalin yung rules. Ano yung rules? Ano muna, distansya huli. Pero yun lang, control unit yun, patulog counter, Nick. Wala pa rin siyang Ravage dito, tinatakot na lang pa. Omega. Pero, 10 seconds, pero enough na yun. I-bring down dito kung sakali, yung mini barracks, yung dragon muna babasag dito. Templar popping his refraction, pero pop din ng fortification, itong kupuna ng Polaris. Hindi ko, Prince, he needs to BKB, eh, tama. Yung nga ba, pangit ko dapat, okay lang yung BKB. Pero di pa rin nila napupush. Nahirapan pa rin sila man. Pero set of rock na lang. Pero this game parang hirap pa rin for Omega na mapag-push. Para nakakatakot pa rin eh, no? Kung magkamali ka lang, possible pa mag-turn around to for Polaris. So, nagiging play safe lang si Prince. Kaya na siyang BKB doon. Gaya na banggit ko kanina. It's just na kahit gusto niya talaga nilang i-mega creeps to. Kasi isang rock na lang eh. Pero at this point parang naiila. Medyo nag-i-start na silang mailang-ilang ng konti. They should wait for Roshan, I guess. Para safe talaga. Kailangan nila dito ng protection. Protection. Protektado every day. Kaya buminom na kayo ng vitamins, pa-vaccine na kayo. No, tama. So chill lang mga boss ha. Meron tayong 13 seconds dito, mag-up na yung Roshan. If you're Polaris, will you contest this? Siguro it's now or never na talaga sa pick, pero nahuli nila yung paint doon. Yun, now or never nga. Marilis pa ba siya ng Guardian Creeps? Hindi na. Nandun yung kanyang Ghost Scepter, kaso patay na siya. Inabot tayong doon. At least ganda ng Ravage naman doon ha. Pagpapana BKB, Beastmaster, Bible Fully Committed, Mac. Walang punat. Wala siyang Bible. Ayun, isolid ko dyan. Fall down. Hindi na kailangan ng Aegis. Tatapusin na ng Smart Omega yung ngayon, right here, right now. Bunaso Uchi out yung right click with the Desolator. And Bumi, the captain of this ship, GG is called. What a game. Smart Omega. Against all odds, against Polaris. Against all odds, indeed. And I think, masasabi kong comeback din eh. With the bye time, I think Roshan was magdidiktas kung Omega if mag-fall off ba sila. Well, kita naman natin sa laning stage, sobrang nag-fall off sila. Hindi ganun kaganda yung lane ni Beastmaster, pero kahit pa paano nakabawi siya. With that Roshan, dun dumikta yung Omega kung magiging game changer ba sa kanila or hindi. Pero nangyari dun, naging game changer sa kanila at nagtuloy-tuloy yung momentum dun ng Omega. Yung nga nabanggit ko kanina man, itong Polaris, when nung nakuha nila yung tempo or sila na yung nag-run and gun style and then na parang nakontestan sila ng Roshan, nawala na yung parang on fire momentum nila eh, di ba? Yun yung parang let's say na kapag nag-fall off na yung momentum, no, parang maiilang ka na kung titeam fight ka pa eh, no, lalo na
biglang nag-skill agad si TA, biglang nag-skill agad si Void, and to think yung Aghanim Scepter ni Void Spirit is naging game changer sa lineup, lalong humirap sa Polaris to meme fight, lalo na si Storm that time, I guess wala siyang BKB, parang sobrang delayed na rin kanyang BKB that time nung nagkaroon na ng let's say mga 22 minutes or mga 23 yung Aghanims dito ni Void Spirit. Hindi na nakapag-react doon si Mac eh. Parang tulog talaga siya indeed sa teamfight na yun. I think yun lang na, parang nag-fall off na rin. Ng, technically, fall off na rin yung nangyari sa Polaris eh. With their sobrang aggression nila. And then, yun na lang, parang hindi na nila nabawi yung momentum na ganun. So, yun na nga yung naganap sa game number one. Solid performance. Hindi ko ina-expect na Smart Omega, ganun kahusay yung lalaroin nila dito. Ha. Talagang isang ano lang, isang swing lang ng teamfight dun sa rush. Yung naging turning point nila to win this game. For sure, babawi Polaris dito. Pero ang tanong, kung hahayaan ba sila ng Smart Omega? First series pa lang to. Ating Yamay Pro Series Season 2, guys. Please do like stream and share nyo na rin yan, guys. Mga tropa natin dyan sa YouTube and Facebook. Big shoutout sa inyo na Team Lokaj. Mabuhay kayo, mga boss. So stay tuned lang, mga tropa. Babalik tayo sa game number 2. Stay put lang and always support local casting. Magbabalik kami. Promise. Dagger out. Peace.